Inilibing na ang babaeng buntis at isinilang niyang sanggol na namatay sa Maynila. Magkasunod na pumanaw ang mag-ina matapos daw palipatin ng ospital at paglakarin pa pagkatapos bumaba ng ambulansya. Balitang hatid ni Juan Aquino. Sa kuha ng CCTV noong October 21, pasado alas 12 ng tanghali, makikita ang ambulansyang ito na nakahinto sa Maynila. Bumaba ng ambulansya ang buntis na si Myra Morga, live-in partner niyang si Danilo Publico at kapatid na si Rebecca. Tumawid sila at naglakad papuntang Santa Ana Hospital kung saan daw sila pinalipat ng ospital ng Sampaloc. Ayon sa kanila, kabuana na ni Myra at dinurugo na noong araw na iyon kaya isinugod siya sa ospital ng Sampaloc. Ayon sa kanyang mga kaanak, ganito na ang sitwasyon ni Myra nang magtungo sa ospital ng Sampaloc, pero pinalipat pa rin daw sila sa Santa Ana Hospital. Hindi raw ipinaliwanag sa kanila kung bakit sila pinalipat. Dahil wala raw silang pamasahe para makalipat ng ospital, nakiusap silang maihatid na ambulansya. Ang sabi po ng nurse sa amin na kasama namin sa ambulansya, sabi niya wala daw pong kontak ang doktor at doktor sa Sampaloc pati doktor sa ospital ng Santa Ana, hindi daw po sila pwede magbaba doon ng pasyente na wala daw pong connection na Kaya pasyensya na, dito na lang namin kayo ibababa. Sinabi ko po, ma'am, baka pwede niyo naman po kaming itutok doon sa harap ng maski sa gate lang po ng Santa Ana Hospital. Hindi daw po talaga po pwede. Hindi kita sa CCTV pero hinimatay raw si Myra bago makarating sa gate ng Santa Ana Hospital. Patay na nang isinilang ni Myra ang lalaking sanggol alas 12 ng hating gabi. Mag-alas 2 naman ang madaling araw nang pumanaw si Myra. Sa death certificate niya, hypovolemic shock o labis na pagdurugo. Very severe anemia at abruptio placenta ang kanyang ikinamatay. Nais ng pamilya ni Myra na managot ang ospital ng Sampaloc, lalo't naniniwala silang ikinasama ng kondisyon ni Myra ang paglalakad. Nananawagan din sila ng tulong pinansyal. Nangangalakal ng basura si Myra habang barker ng jeep ang kinakasamang si Danilo. Dahil sa kakulangan ng pera, pinagsama na lang ang mag-ina sa iisang kabaong. Pinuntahan namin ang ospital ng Sampaloc para kunan ang pahayag pero wala raw ang hospital director. Pinuntahan din namin ang Santa Ana Hospital pero walang humarap sa amin. Ang ospital ng Sampaloc at Santa Ana Hospital ay parehong nasa ilalim ng Manila City Government. Ayon sa Manila Public Information Office, nag-utos na raw ang direktor ng ospital ng Sampaloc na imbestigahan ang pangyayari. Sa text message na mga ipinadala ni DOH Secretary Francisco Duque, sinabi niyang hindi tamang pinababa ng ambulansya ang pasyente. Bagaman hindi sakop ng DOH ang dalawang ospital, paiimbestigahan pa rin daw ni Duque ang insidente. Von Aquino, GMA News.